Chinese food. Ito ay ano to, traditional Thai. Ayan. Hi, good afternoon. Where can I find traditional Thai restaurant? Yes, Nova Kitchen. Thank you. Sabi ni Madam, dumiretso lang tayo doon kasi may Nova's Kitchen doon tayo. Tingnan natin kung mura. Ay, ito parang food complex na siya or parang food court. So nag-accept din sila ng card. Dito na lang tayo kumain. Kalapit na supermarket. So grilled seafood. This is Chinese food. Ito ay ano to? Traditional Thai. Ayan. Vegetarian menu. Kailangan ko ng card na yun. Dumating na yung grilled chicken. Parang fried chicken. Minced chicken pala siya. So, tom yum, seafood, tapos yun eh. So, dumating na tong sticky rice tsaka mangga, tapos may coconut milk ba yan o cream. Tapos, umalang din ako ng water. Naubos ko na yung rice kanina na may pork. Tapos, ito yung take out ko na lang yan. Tapos na akong kumain dito sa Nova Kitchen. Tapos, gawa ko ng passport case. So, 100 baht lang siya. Free name and logo na siya. Tapat lang to ng Tops Market. Ito yung mga colors nila. Pwede mo lagyan ng parang mga ganito. It's my card case din. Ang cute to. May mga wallets, may pouches. Meron pa sila actually pang ano, laptop to. May bags pa. No, smaller. Oh, okay. Thank you. Sorry. No. One, two, three, four. Thank you. Thank you, Sesame Street. Pero hindi yan ang pinunta ko dito. Pero ang sarap lang mamili. Arpova. Parang siyang Wido or Mumuso or Miniso. Parang gano'n. Yung umbrella nila, ang cute. Parang Japanese yung design eh. Fairness ang galing nila. Kasi pag napuntahan mo na ulit yung mga mamahalin na ano, doon na yun. So, dapat sasakay na ako ng Uber, pero parang explore ko muna. Tapos sa kabilang side, meron parang mga ano, parang mga bazaar, food bazaar. Ito yung walkway nila, padugtong ng MBK Mall. Ang ganda kasi air condition siya eh. Diba? Ayan no, air condition. Yan sa likod ko yung MBK Mall. Tapos pupunta tayo sa parang Changi'an. So yun, puro contact lens yun, no? May gawaan din. Leather keychain is 50 baht. Ang ganda. Uso sa kanila yung ganito. So may luggage tag. How much is it for a passport holder? 100. Ang malaki dito. Dito may mga kainan din eh. Sana pala dito ako napunta kanina. Kasi ito parang old na portrait to. Ang galing. Vintage photo, old style picture.
tinitipid ko dahil bukas kailangan pa sa ano. May 450 pa ako. Pero, wag na, tipirin na lang natin. Go. May Watsons doon. Daming Watsons dito, kabilaan. So, tea, inumin. Itong lugar na to, ang tawag dito Siam Square. Sorry, medyo malabo na yata kasing lens wala akong pamunas dito na dali. So dito na lang din ako mag-aabang siguro na Uber. Upo na lang tayo doon sa dulo. Hanap tayo ng best. Ay, ito. So nandito tayo sa Siam Square. Tapos inatay ko na lang yung Uber ko, which is mga 13 minutes na lang darating na yun. Pahinga lang tayo dito. Wala na po yung mga nag-iossi malapit sa akin. Bilihan ng mga postage stamps. Makakaloka kanina habang hinihintay ko yung isang Uber. Saan ako papunta? Ayun. Habang inaantay ko yung isang Uber, may nag-approach sa akin na isang ano, ay dalawa pala silang Israeli. So, gwapo naman si kuya mo, ganyan. Can we sit here? Ganyan. Tapos, dami ng tanong, ganyan. Sabi ko, fairness ah, hindi mo sa mall na to. Mayroong ganito, may disinfectant pa, tapos may tissue. May lagayan ng bag. Oh my God, Mario, nandito ka lang pala. Paparamdam na ang kuya mo. Sa mahanap dito. Baka dun sa kabila. May anelo din, naka 50 off sila, pero dapat bibili ka niyan sa Japan pa rin talaga. Suit cube, ano, ready to wear na suit. Ayan yung anelo. Post office, meron din sila. Ayan yung red na yun, yung postal service nila. So ilalagay mo na lang doon, may stamp na dapat. Parang nanggaling na ako dito kanina. Ay, ito na yung level 3. Parang yung level 3 nila, parang mga limang palapag na sa atin. O, diba? Ang ganda. Mukha siyang airport. Dapat makikita ko na siya dito. Ito! Stamps. Ayun na siya. Hi! I found you. Your store. Sa kanto na yan, pero hindi na ako dyan papasok. Pumunta lang ako sa coffee shop dito. Bumili ako ng iced coffee. So, time check 9:21 PM and lobat na ako. Lobat na actually yung camera. So, yun lang for today. Tomorrow, mga 9 AM gigising na ako, tapos diretso na ako. Kanina low battery, so charge ko muna. Ang gulo ng kama ko. Ayan siya guys, sobrang gulo. Magulo siya kasi nag-ice na for my return sa Manila tomorrow. Like, kagaya dati. Then, ito pa rin yung gamit ko. Gumagamit pa rin ako ng clear pouches. Tapos, nirol ko yung mga t-shirt, underwear. Tapos, ang binabaan ko palaging rod. Walang wire para madali siyang dalhin. Tapos, pagpalamanan mo lang ng naka-roll na underwear para maganda pa rin yung form niya. Hindi ma-deform yung middle part. But tomorrow, since medyo malamig kasi dun sa airport, although okay yung airism ng Uniqlo, yung leggings nila, parang mag-jeans pa rin
rin ako on the outside. So, pag nainitan ako, okay lang naman na tanggalin ko yung jean. By the way, may mga binili kasi akong t-shirt. So, dalawa. Ito yung binili ko for chef. Dapat pareho kami ni chef. Pero wala na kasi siyang size. Ito yung sa akin. So, medium. Pero parang malaki siya eh. Parang large. So, may Muay Thai, Thailand, tapos box. So, parang sakto lang naman. Tama, sakto. Medium ako. Maganda. Maganda siya. Parang naka-emboss yung design niya. Diba ang ganda? Dapat hindi ako magba-black shirt, pero maganda to eh. Wala siya sa likod. Pag ganyan yung shirt na black. Maganda yung colorful. Tapos ito kay chef. Merong Thailand sa baba. Tapos ano to? Elephant. Although, wala na kasi masyadong design eh. Ayoko sana ganito. Parang ipopromote mo na. Depende siguro sa perspective ng tao. Pero sana nagre-raise ito ng awareness na huwag na silang gawing tourist. Parang attraction. Kasi nga, diba, pinapahirapan sila. Based dun sa nakikita ko, siyempre may mga videos naman, diba? So, kung wala talagang nangyayari na ina-abuse sila or sinasaktan sila, hindi rin naman siguro lalabas yung mga videos na yun. So, siguro, may katotohanan talaga yun. Tapos, gusto ko lang silang ma-remember sa ganito, hindi para i-promote na puntahan mo sila, watch their shows, gagawa sila ng kung ano-ano doon. Parang mas maganda na lang na makita mo sila. Parang sa Singapore, parang night safari na nakikita mo sila from afar, tapos malaking malaki siya, parang forest talaga yun, tapos parang kalang maliit na sasakyan na lumilibot doon. Sana ganun na lang. Sana yun yung maging perspective ng mga tao kapag nakikita nila ito, yung mga elephants from Thailand. Sa likod na ito, meron siyang design. Sadya na yung boses ko, wala na, parang hindi ko alam kung sa pagod, init, lamig, gano'n. Likod naman niya, maliit na. Ano pa rin siya? Hindi, parang hindi siya ganun ka-emboss. Pero mati-feel mo yung print niya. Hindi ko alam kung tawag na. Oh, may glue. Ang ganda, diba? Tapos ito yung binili ko. So, may shelf. Tapos ito yung loob. So, pwede mo siyang lagyan ng ID. Diba? May pocket siya. Wala talaga siyang parang pocket sa loob eh. Yung fridge magnets nga. Yung kanina, 3 pieces for 100 Thai ba. Ito. May tuk-tuk. Tapos yung isa parang may boat. Tapos ito yung tuk-tuk. Okay na rin kahit hindi ako nakasakay. Basta nakita ko, hindi siya masyadong sinasakyan. Dito, nagtanong ako dun sa Airbnb. Sabi niya, no, we don't use it because it's expensive. Ganyan. Ang taxi daw ang kinukuha nila. So, para sa akin, since ayoko ng local taxi dahil baka nga may ikot-ikot ako. So, syempre, ma-overcharge. Tapos, Uber na lang kinukuha ko para at least alam mo na kaagad yung price. Tapos, pwede pa akong magbayad sa credit card. Ayun lang, yung mga pupuntahan na parang tourist spots, ganyan. Hindi siya importante ngayon. There's a time for that. Meron pa rin palang mga ganitong shops, no? Okay yun eh. Natutuwa ako. Kasi nga, ay, hindi ako nakapili ng postcard. Parang wala yata silang postcard. But anyways, okay na rin kasi meron akong stamp. So, yung stamp yung pinaka-importante sa akin na kinukulit pa. And maganda kasi traditional. Parang puro ganyan yung mga kinukuha. Ang cute. Natutuwa ako sa ganito. Yung isang binili ko, refill na lang na postage stamp book. Parang ganun. Okay pa din naman na mag-start ng postage shop. Ang sakit na lalamunan ko, promise. Yun lang. Mag-aayos na ako at mag-ilamos na ako. Mag-prepare na ako for bed. I'll see you guys tomorrow. Thank you for watching. Today's vlog.